to preview niya, teaser. Ayan. Kamusta mga kasagpi? Welcome back. Welcome for another Summoner's War Chronicles video. Pilis ulit tayo. Pero this time mga monsters na maganda palakasin na maaga para maka-farm ng runes. So basically PvE monsters, pero specifically para dito sa Path of Adventure. Itong first 5 lang ang gagawin ko ng tier list, kasi ito ginagawa ko rin yan dahil dito, pero hindi talaga nagpa-farm nito eh. Dahil kinuha ko lang to, saka hindi ko rin sure kung ba't nag-work yung combination ko dyan. Ito, I guess malakas lang kasi super na eh. Sa boss killer talaga to eh. Ito, si Eleanora, nag-res pang reset ng skills. Ito, may immunity. Invisibility. Hindi ko tatabalan ng damage. So, basically, itong combo ito malakas in general eh. Anyhow, yun ang video natin ngayon. Umpisahan natin. Okay, Queen Spider's Nest. Nahirapan ako nung umpisa nito. Umpisang gagawa ko to. Hindi ko alam kung paano talunin. Anyhow, ang kailangan mo lang dyan ay ito. Ito lang kailangan mo dyan. 4 stars lang yan. 4 stars. Puro 5 stars, sa konting 4 stars lang muna yung ilalagay natin sa tier list. Meron tatlong 3 stars monsters din na alam kong malakas din. Natagang pang-pangonto talaga doon sa monster. Parang ginawa talaga sila para kontra yung monster, yung boss na yun. Anyway, ito, kung 4 stars na light, medyo mahirap kunin. Pero kung wala ka nyan, pero kung bago ka sa game at meron ka ng pearl na, pwede yung pearl na rin dyan. So, sa A ko lang lalagay kasi, kontra sa element eh. Anyway, yun nga, kung bago ka lang at meron kang selective ticket ng mamili ng monster kung gagawin, ano mapiliin mo, isa sa 5 na nakunin mo ito, upgraded version yan ni Sushu. Ito kasi pangalan ito, Little Ghost Sushu. Ito si Louis. Yan, may heal na, well may heal naman din to, pero ito meron invincibility, ito wala. Upgraded version pa rin to dahil sa pag immunity hindi kita tablan ng harmful effect. Pero, so invincibility, hindi kita tablan ng damage. Mas malakas talaga to. Kaya, yan ang piliin nyo kung may option pa kayong gamitin yung selective ticket na yan. Tapos, Arden. Si Arden, wala akong Arden. So, hindi ko pa nakikita bakit malakas. Pero, wala pa si Perna. Yan daw ang number one na PvE. Boss killer. Yan, malakas sa PBE siya. Nung dumating si Perna, na nang naging number 1. Tapos, kung meron ka, Eleanora, naging option yun para bigay sa'yo ng free. Kung na-miss mo yun, hindi mo makukuha si Perna sa selective kasi fire, wind, water lang ang sa selective ticket. Eleanora. Tapos, sino pa bang malakas ilagay dun? Ito pa actually. Makatalo pa kanya siya. Burn. Malakas kasi damage yan sa pag madaming debuff ang kalaban, madaming harmful effects kalaban, mas malakas yung critical damage niya. Tapos pwede rin to kung gusto nyo, ito 4 stars, yung mga yung mga may square, yung screenshot ko lang kasi yan, yung mga square 4 stars and 3 stars yan. Yan, I think pretty solid na tong tier list para sa Queen Spider's Nest. Up next natin si Forgotten Earth Shrine. Ang ginagawa kasi niyan, nagbabuff siya. Attack up sa defense up. Every time gagamit siya ng skill, attack up. O kaya defense up. Tapos nagkatanggal din siya ng harmful effect. So, ang habol mo dyan is to remove yung attack up sa defense up. Yun ang key element na kailangan gawin. So, yung tier list na naisip ko. Unahin na natin si Rigel. Rigel ba o Regal? Hindi ko alam. Basta Rigel na lang. Ang pagbasa sa pangalan niya. Rigel. Kasi, ito, meron niyang skill na maski hindi mo siya awaken, ito lang kailangan na nagtatanggal ng attack up
Tapos inaakda, ina-attack down niya. Pag natanggal niya yung attack up. Ganun din sa defense up. Kung may defense up, clear niya na to. Tatanggal niya yung defense up, tapos lalagay niya defense down. Eh yun nga, itong boss na to, laging nag-attack ups or defense up yan. Every time gagawa siya skill. Kaya number, ito, kaya number one, S tier option yan na gamitin. Kaya kung meron kayo niyan, palakasin niyo agad kung gusto niyo mag-farm ng ano, Forgotten Earth Shrine. So, ang next na ilalagay ko dyan, Illanova. Kung may Illanova kayo. Kasi Illanova is queen of ano talaga eh. Queen of PvE. Yan, itong dalawang pa lang to, combo, okay na to eh. Plus summoner mo. That's it. Yung isa, extra lang yun. So, well, wala kayong healer. Kung hindi kayo si Kina, hindi Kina yung gagamit yung summoner. Siyempre, healer lalagay nyo. Ang healer na ano ko, na ginagamit ko madalas dyan. Teka, to. Pero, hindi ko feel na number one siya. S tier siya. Kaya lagay ko sa A. Kasi, katanggal siya ng ano, ng buff ng kalaban habang nag-heal. Kasi katanggal siya ng debuff ng kaampe habang nag-heal din yung skill. Pero paano pag tiyatanggal lang ni ano yun? Pero paano pag wala siyang, yung kalaban, walang buff, right? Tapos meron ko nito. Hindi niya malalagyan ng defense down sa or attack down. So, next ko dyan. So, pwede rin to. Healer na. Nag-damage pa. Pero ang kailangan yun, kung combine dito, kung meron ko yung dalawa na to, tank na nag-heal. So, pwede rin si Luis. Kaso lang, pangunta sa element eh. So, ay, ito pala. Lumutok ko si Ariel nga pala. Taas yan. Tatanggalan na ng debuff. May ano pa, regen. Malakas yung regen. Pag may regen ng monster, usually, malakas mag-heal yun. Yun ang napansin ko sa game. Yun, ano pa, pwede kong ilagay dyan. Ito rin, pwede. Kung, ano, pero hindi ko recommended kasi dahil dito nga kay, ano, dito kay Rigel. Sure, ito, pero hindi naman. Ang pinaka-use nito, may unrecoverable siya. Anyway, yan na yung, ano, tier list ko. Para sa, para labanan ng Forgotten Earth Shrine. Next, si Earglands Cave. Ito, Earglands Cave. Tingnan mo to. Level 4 complete ko na. Dahil kay Perna. At tagang, wala siya. Si Perna walang pakialam sa ano niya. Kasi nagka-cast to ng defense. Ka-cast siya na to. Stone armor. Level 10 damage taken down. Grabe yan. 50% ng damage mo. Pero si Perna kasi, ini-ignore niya yan eh. Ini-ignore niya. Hindi, actually, hindi ako 100% sure about that. Pero feeling ko eh. Pero yun. Silence. Kung may silence yung monster mo, okay lang din. Ayun, ito yung tier list ko. At kung natuwa kayo sa video, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe para sa mas madami pang gaming content. Ito yung tier list ko para labanan mo ang tier landscape. Number 1, Perna. Kailan ako ba ang second siguro? Kasi number 1, Perna kasi durug talaga si yung tier glance na yan. Prepare na. Next, pwede rin si Arden. Last din kasi yan. Win to win, okay lang naman. Pero sayang din yung bonus. So, fire mas maganda. Next dyan si Wahi. Healer na. Again, sabi ko na yun. Healer na that the damage mo. Malakas pa mag-damage. So, next. Malakas. Eto. Kasi, hindi nyo na kailangan si, kaya na, na, naunahan si Arden. Kasi si Arden, ano eh, may, kung may perno na kayo, yun na yung, ano eh, the best option eh. Kasi kung nari lang si Arden, kailangan nyo na lang healer sa attack. Kahit dalawa lang na itong apat na to, pwede. So, yun nakikin ko nga. Itong apat na to, meron kayo na itong tatlo. Medyo, okay lang din. Matagal lang kayo patayin, pero, mapatayin yung for sure yun. Kasi hindi kita tablan. Tapos may heal damage pa to. Ito may heal din. So, yan. So, pwede rin siguro. Ito. Yan. Alala ko meron tong burn. Tapos meron siyang skill na pag nag pagtatamaan niya yung kalaban, pag nag-crit yung skill niya, 20% ng cooldown mabuwasan. So, kailangan pamaramihan na kalaban to eh. So, para mag-reset talaga. Maganda yung burn niya eh. Para matanggal yung armor. Ano ba mga nang i-add ko kay Tierglan?
Wala na, wala na akong naisip. Siguro solid na yan. Tier list ko na yan. Para sa para kalabarin niyo yung Tier Glass Cave. Yan. Next na Path of Adventure ay ang Laboratory of Madness. So, hindi ko na ganong pina-farm to. Hindi ko pa nagagawa. Hindi pa complete. Pero kaya-kaya ko ito kung tutusin. Kaya ko siya hindi pina-farm kasi hindi ko naman kailangan ito mga gusto ito. Itong tatlong itong ang madalas kong i-farm. Lalo na itong dalawa. Ito, okay lang. Okay din naman yung defense sa attack na runes eh. Pero hindi ito, hindi ko pa pina-farm ito. Pero ito yung tier list ko para labanan mo ito. Itong tier list ko para mabilis mong matalo itong si Laboratory of Madness. Unang-una, ito pwede ito eh. Easy lang, 4-star lang. 4-star, kayang-kaya. Parang si, parang magiging pair na yan. Pero hindi ganun kalakas siyempre. Kasi meron siyang damage mitigate. Pero ang key na monster na gamit ko noon, hindi ko alam kung kaya ng hard, pero yan. Yan ang, kasi nagkatanggal ng electric shock yan eh. Tapos may mana regen pag successful yung pagtanggal ng electric shock. Tapos may heal. Tapos yung isang skill niya, nag-reset ng skill ng kaampi. Next na maganda, pang tanggal ng recovery. Ito. Ito yung pagtanggal ng recovery. Pero ang next na magandang nilagay mo dyan, no shoot, pang immunity. Para hindi ka naman electric shock. Wala ka na ito. Lagyan mo lang. 4-star lang ito. So, hindi ko sure kung siguro ganyan rin ko. Right? Kasi 4-star, mas malakas pa rin yung 4-star kaysa sa 3-star. So, dadagdag ko siguro. Contra dyan. Ito, for sure, nandyan na naman yan. Ito nga pala. Ito din. Burn na. Or siguro, hindi, dyan mo lalaki yan. Itong dalawang to, combination. Mag-regen kasi yun eh. So, ito lang kailangan mo. Para matanggal ng regen. Itong tatlo to. Kasi wala kang heal. Itong tatlo. So, ito. Saka, siguro, ito na lang. Healer. Kasi overkill na to. Kasi nag-reset na. Elenova nag-reset na ng skill. Ito nag-reset na ng skill. So, huwag na isama to kung meron ko ng Elenova. Wala kang Elenova. Ito, for sure. Ito, pair na. Siguro, ito na lang. Para ang recovery. Ang recovery kasi, pangunta dun sa Laboratory of Madness. Ang revive din, pwede. Or pantanggal ng injury. Alright, next na next na tier. Ang next na Path of Adventure ay Lava Cave. Level 1 ko pa lang nagagawa yun, pero I'm pretty sure kaya ko rin yun ng level 3. Hindi ko lang fina-farm. Pero I might farm it next time kasi ang kailangan ko ng attacks. Ito naman, stun to, hindi ko rin hinahanap to. Saka itong patient na runes. Pero ito ang tier list ko pang laban dito. Ang tier list ko, ang laban dyan, number 1. Oh, number 1 ko, pero ito unahin ko. Hindi ko alam kung number 1 to. Siya nun. Kasi, yung boss na yun, mahina yung damage mo sa kanya pag ginagamit mo skill. So, kailangan ng monsters mo, malakas yung damage sa basic attack or basic attack user. Hindi siya skill user. Pwede rin siguro, ito skill yun, ito. So, fire siya, so, mababa siya sa A-lock siya. Elenova, of course, nandyan yan. Pwede rin sa Perna Dench, syempre. Kaya itong dalawan ang ano eh. Ang S-tier talaga eh. Next na, pwede mo ilagay. Pero ito, pwede pala ito. Si Ariel. Kasi, nagkatanggal siya ng debuff sa heal. Syempre, last nun. May regen pa. Yun, tapos, sino pa bang pwede kong ilagay? Ard. Eh, ito rin, pwede rin ito. Yan. Tanggal ang buff ng kalaban. Ito. Pwede rin to. Basic attack user kasi ito. More of basic attack user. May burn pa siya. Dito lang tatapos yung tier list ko para sa Path of Adventure. Pero gagawa ko ng video. Tier list pa rin. All in all. Kung anong monsters. Ito preview niya. Teaser. Ayan. Kasi ang last itong dalawa talaga. Tapos siguro. Saan na yung favorito kong monster. Siguro yan. Baka hindi, baka babahan natin. Tama, hindi. Okay na rin yan. Yun nga, yun yung gagawin ko next na video. Sana, abangan nyo yun. Panoorin nyo rin. Maraming salamat. Pagsama sa akin yung video. Paki-like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Kino.
na.